Solid kong mga ka-coach, no? Bagong gising, pero sa tingin nyo, eh, okay pa rin. Ayan na sunod ulam namin ngayon. So, bulan! Oh, di ba? Tsaka, pansit. Oh. Oh, yan. Ayan, matagal na po akong walang upload. Sobrang busy, no? So, itor ko kayo sa aking condo, no? Ayan, supisensya na kayo. Ay, kalat na. Ito yung condo tour. So, ginamos. So, ginamos ang aming sudan. Oh. Tiring! Oh, di ba? Bawal yung mga dato. Eh, magpumirta. Ito yung aming lutuan. Ayan. Tiring! Oh, di ba? So, muli. Muli yung ating ano. So, ito din ang ating medyo kay, di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Ayan, si April Buerino. Tsaka, block-block upi lang ako. Ayan, ah. Taga-coach mga ladies. No? Ayan. So, punta na sa ating kitchen sa condo. Ayan, so, ito yung ating, isa lang ang ating lotuan. Ayan, tining, pansit ang ulan, tining, oh. Ito rin ating hugasan lalagyan ng plato. Ito yung lalagyan na inim nun. Inumin na tubig. Oh, ito yung pakuluan. Mahirap lang tayo. Oh, ito. Ito yung ating, sa taas sa ating cabinet, ang laman. Tiding! Ayan, so, okay. Ayan, so ngayon, natutor ko na kayo sa aking condo. So, ito din yung ating lalagyan ng gamit, tiding! Okay, so punta din sa Sting CR. Si CR naman tayo. Okay. Ito, nakikita mo yan. Oh. Ito, pinto yung CR yan. Eh? CR, oh. Alam mo yan? Ito ay mail. Oh. Mail nakalagay, ha? Alam mo yung bakit? Sabihin ko sa'yo. Mail lang nakalagay. Kasi, ang may-ari ng condo na ito ay mail. Pero, walang itlog. O, oh, diba? Okay. Okay, ito yung laban ng condo. O, oh, diba, si Arnamin? Sisya na kayo, di ba gusto? Daghang, marami kasing nag-comment, mag-tour day ako. Tour daw ako sa condo dito sa Manila. Kasi gagawin ko na ngayon. Ito yung aming sampaya, si CR. Ayan, maliit lang ang ating condo. Ayan. Alam mo yun kasi bakit? Maliit lang itong condo natin dahil galing ako sa Mindanao, business tour. Ano siya? Kailangan ng tulugan kasi mahal ang mag-hotel. So, parang baka mga isang buwan, mag-asikaso sa business. So, may tulugan, no? Kasi pag umalis ako, team lang po yung mga kasama ko. Isang team, hindi ko pwede mag-isa. Hindi ako sanay umalis mag-isa. So, yun po yung gamit natin. Tadeng! Oh, ha? Oh, di ba? Oh, salamin. Ayan. So, naghanap ka kayo ng TV, di ba? Oh. Ayan. Oh, ayan. Oh, maliit na TV lang ang ating appliances. At saka, mga salamin, no? Di ba, kikita lang yan. Oh, di ba? Eh, syempre, ito yung aking, mag-isa lang tayo. Ito yung lalagay natin ng damit. Oh, ayan. So, may aircon naman siya. Ayan yung aircon namin. Sa taas, maliit lang. Pero the best gagamitin para tipid sa kuryente. Ito. Oh, di ba? Ayan, talaga, tipid yan. So, mag-aircon lang kami pag gabi. Pag araw, ito na lang. So, alam mo bakit? Basta bilang isang entrepreneur, no? Matuto tayong mamumuhay sa Maynila. No? Ayan, so, harap po ako sa ito po yung labas ng ating condo. Ayan, mahaba, oh. So, ayan po. So, dyan na po ako nag-aral sa Araliano University. Dyan, nandito po sa Catalina College. Harap lang kami, no? Oh, yan o. So, baba. So, sa Araliano University, harap yung aking condo. So, yan. Nag-aral ako dyan. Pero umalis ako. Alam mo bakit?
Alam mo bakit? Umalis ako dyan sa Arellano University. Hindi po ako nagtapos. Hindi ko... Kasi puro English yung mga tao dyan. Pati katabi ko mag-English. Mga teacher mag-English. Ayoko mag-English. Kay Pilipino lang tayo. Kaya ito naman tulugan ko. Ayan. Oh. Susya kayo kalat. Kung gigising ko lang. Ito din naman ang ano. Ah, sa taas. So, yan lang po yung kundo ko. Napakaliit lang to. So, ayan. So, kung salasit. Ayan. Kaya ito yung ilaw. Oh, ayan. Oh, diba? So, alabas po tayo para makikita yung labas sa kundo. Ayan. Makikita mo. Ayan. At so, in case emergency, mayroon pong mga naghanap na hindi kakilala, dito lang pinatawag sa guard. Ayan. Anong tawag nito? Pang mayaman na telepono to eh. Okay. This is the place. Ito yung lugar. Diba? Pang hotel o style niya. Yun. Ganoon. Pahaba yan. Maraming mga rooms. Ayan. So, andito kami. Hindi ko sabihin ko ng room. Ah! Ayan. So, ito. Ito yung side sa kabila. Pahaba. Ito yan. Eh, siyempre, bago ka makaakit dito, marami ka pagdaanan. Sakay ka pa ng elevator. Sasakay ka pa ng, ano, oh, sasakay ka pa ng, dadampa ka sa guard. Ayan. So, yun. So, ginawa po nga, ano, kumbaga, pagpupunta ko sa Maynila, mahal kasi mag-hotel, eh, ito po yung may titirahan na po kami. Hindi na po kailangan ng magandang kundo, no? Please, may tirahan, di ba? Hindi na kailangan yung pangmayaman, no? Ayan. Kasi hindi po tayo mayaman. Mahirap lang po tayo. Pero, nagpapayaman. Ah. Sarap ng kape. Black coffee. Ayan, so, mga entrepreneur, no, ulitin ko, hindi basihan ang pera sa bangko na matatawag ka ng mayaman. Hindi po siya basihan, no? Ang tunay na mayaman, marami po siyang assets. Kasi, ang pera kasi, kailangan matuto kang magpapaikot nito. Matuto kang bumili ng mga assets na magbibigay sa'yo ng income. Kasi kung basihan yung pera sa wallet na mayaman ka, eh mauubos yun eh. Example, yan ah. Example, bakit alam ng bansa ng Pilipinas kung sino po ang pinakamayaman? Bakit alam nila yon? Dahil pag umutang sila sa bangko, no, depende sa assets na kanilang hawak. Example, umutang po si Henry C. na uutang siya ng 3 billion. I-example ko sa inyo, 3 billion. So, sa land bank, kasi government bank, land bank talaga pwede. So, yung land bank, titingnan muna yung asset mo kung papasado ka ba sa ganong halaga. Oh. Kung 3 billion ba talaga yung kayamanan mo nga nakapangalan sa'yo. O yan. So, ikutin ang tagalan bank yan sa mga banko. Kailangan mag-release ng 3 billion ang land bank kung makomply po ni Henry C. kung ang kanyang asset ay halagang 3 million. So, kailangan po kunin ng land bank yung nakapangalan sa kanyang mga land of title. Ngayon, bakit malaman sila ang pinakamayaman? Sabihin na si Henry C. ang pinakamayaman sa Pilipinas. Sabihin na, example lang ito. Dahil, yan ang alam ng bangko. Dahil yun po ang inuutang nila. Kasi ang asset kasi hindi yan magagamit natin. Na ibibusiness. Di yan natin magagamit. Kung asset natin, o iutang natin niya sa bangko para po ito'y maging pera para makabili ulit tayo ng assets. Hindi natin i-stambay dyan. Kailangan natin iutang kasi yan lahat. Hindi natin magagamit ang mga lupa natin, mga ano dyan, kung hindi natin po papaikutin yun. So, ngayon bakit alam nila? Pinakamayaman sa buong mundo yung gumagawa ng ano, 'di ba? Gumagawa ng jet plane papunta sa taas. Oh, alam niyo 'yan. Oh. Umuutang lang siya sa bangko.
yung sarili niyang pera, dyan lang. Yung utang niya sa bangko, yun lang po yung pinaikot niya. Ganyan yun. So, ganun po yung sistema sa mga entrepreneur. Ganun po yun. Kaya, bakit alam nila? Dahil kung ano, ang pinakamayaman kasi sa Pilipinas, kung malaki ang utang mo, yun din ang yaman mo. Ibig sabihin, kung magkano yung utang mo, yun din ang assets mo. Ibig sabihin, ang pinakamalaking utang, yun ang pinakamayaman. Hindi ba siya angkas sa wallet mo, angkas na sa saving mo, mamahalin na gamit, mamahalin na ano, kotse, no? Mamahalin na bagay na nakikita mo sa branded na damit, hindi po yan basihan. Dahil si A, kung makita mo si Ang, ang kalo niya Petron lang, kasi pero pinakamayaman siya sa Pilipinas ngayon, kasi wala siyang pakialam kung ano masusuot niya. Basta pagbaba niya sa kutsi, o anong kalo yan, sinusuot niya. Di ba naano siya? Naano sa TV na interview yon. Ganun kasi. Kaya ngayon yun ang ginagawa ko po ng mga entrepreneur ngayon. Wala talaga akong pira sa aking kamay. Pero marami po akong assets. Kasi po, yun po yung sikreto talaga. Kung paano ka magyayaman. Hindi po yung gastos ng gastos. Hindi ka bumibili ng asset. Kasi yan, habang hindi ka nag-ipon, hindi ka bumibili ng asset sa pera mo, winawardas mo, kumawa ka in the future. Yung pera na hawak mo, kahit 1,000,000 pa ubos yan. Kasi hindi mo nabili ng asset. Yung asset mo, nagkalantay tol yun, ilon sa banko, tapos ipa-i-business mo. Kailangan good peer ka rin. Kasi kung hindi ka good peer, lahat ng ari-arian mo rin, kunin din niya sa banko. Kasi, binilang na nila yan. Hindi mo ayos yun dyan. Kunin din nila yan. So yun, example ko lang po sa coach, no? Coach Passion, accessories trading ngayon. So, nag-loan ako ng land bank. So, limit nila sa akin, ganito halaga. Yan, 30M. So, ibig sabihin, ang asset ko, 30M na yung assets ko. Quininta nila kasi kinukuha po nila ang land title ko. Yun po, pero ang sikreto yan, hindi mo kukunin po yung buong pera sa banko. Kasi, magbabayad ka ng interest malaki. Kukuha ka lang ng 1 million. Kung may business ka, kukuha ka kung may asset. Kung kaya mo bayaran, saka kukuha. Basta yung limit mo, alam mo kung magkano. Pero, alam ng banko kung gaano nakakayaman. Dahil, kinikwenta din lahat yun I-surrender, ipapasurrender. Kahit hindi mo yan ipapasurrender, naka-record sa BIR yan. Nga ganun ang halaga na pera mo. Kasi kung mayaman ka bigla, tapos wala kang assets, question mark yon. Pwede kang sindikato. Kaya magsasabi, sindikato ka, kasi bigla kang yumaman. Pag-check ng gobyerno, kaya palang mayaman yan. Dami palang assets. Mayroon palang, basakan, may niyugan pala, may marami palang apartment. Pero, yung tao kasi, makapanghusga, hindi naman maniniwala ang gobyerno. I-check man nila yan, ang assets mo. Ayan. Example, nung baguhan pa ko sa amin, no? Drug lord yan, mayaman yan. Ayan. Nakakalot ng gold. Scammer yan. Ayan. Maraming bintang, di ba? Pero, pag-check naman, kung anong totoo, hanggang ngayon, wala pong nakatalo dahil alam ng gobyerno. Ako yung mga kaibigan, mayari ng mga bangko ngayon, mga pupunta sa akin kasi masaya sila sa nangyari. Ganun lang yun. So, yung mga marites, huwag po natin yung pansinin. Normal na yung marites, hindi mo mapiplis na ng tao. Basta ang importante, mag-ipon ka, sakto ng ipon mo, asset din ang negosyo, ang business. Assets din yan. Ang pinakamalaki sa lagang asset, business. Yun po. Wala po akong na ganun. Maliliit lang po. Gusto ko yung papatok yung business ko. Kaya million ang ibibigay ng asset ng negosyo. Okay? So, maraming salamat. So, natuturo na kayo. At nagtatopic po ko sa pagka-entrepreneur. Sana maintindihan nyo. Ito po yung Bisayang Dako. Mga regards sa mga coach. Mga.